Hello again! Good day! Welcome to Gilisanya Engineering Videos, your daily supply of solutions to engineering problems. Again, if you like what you see, please don't forget to click the subscribe button in our YouTube channel. And once again, I'll invite you, those who have a hard time going to review centers, having their review, actual review, pwede kayong mag-join sa GRTC Review Lite namin. This is the whole review course at 499 pesos a month only. So if you subscribe in the first month, lahat ng courses for the entire review is already there. Okay, sige. So this time I will discuss rotating vessel, cylindrical tank, and this is the second part of the series. Yung first part, open pa rin. The tank is has water or liquid more than half full, and then the rotation is such that walang imaginary paraboloid sa ilalim. Okay? Now, this part, we will discuss what if merong imaginary paraboloid sa ilalim ng tank. Okay? Ito yung problem. The same data pa rin. The same data pa rin ang gagawin natin, ha? So, we have here an open cylindrical tank, 1.2 meter in diameter and 2 meters high, contains 1.3 meters deep of water. Right? The tank is rotated about its own vertical axis at 120 RPM. How much water is spilled? Okay, ito yung data pa rin natin in the first part natin. Only yung omega doon is only 90. Okay, gawin natin 120. What will happen? Okay, ito na yung ating matka data. Sinulat ko na lang para mabilis. Na? Diameter, height, G, and then R. Actually, may G sa matkad, but 9, yung actual G talaga. Na? Ito yung actual G sa matkad, 9.807. Kailang nasanay kasi yung mga students na 9.81. So, direclare ko na lang ulit siya. Okay, so the radius of the tank is 0.6. The height is 1. The height of water ito. Ito yung H natin, ha? Ito yung H natin, 1.3 meters. And then the void space is 0.7. The radius is, of course, 0.6 meter. Okay, tingnan natin. Ito yung equation ng height ng parabola. Alright? Height ng parabola. So, whether it is a tank, a tube, whatever shape of the tank, kapag merong angular speed, meron talaga yung paraboloid. Imaginary or real, mapoporma talaga yan. Okay? So, tingnan natin yung height ng parabola. Ano yung magiging height ng parabola ngayon? Okay? So, with x equals r. So, ito yung height up to the edge of the tank. Ha? So, with x is equal to r, then the height of the parabola is equal to, copy-paste ko na lang to, ha? Copy and then paste it here. Then, we will get here 2.897 meters. 2.897. Kung pasin ninyo, lagpas na siya doon sa height ng tank. Lagpas na siya ng height ng tank. By the way, ha, the tank is more than half full pa rin. 2 meters yung height, ang content niya is 1.3 meters. Kaya the figure here shows na more than half full. Now, kung titignan natin, pag hinati natin yan, y over 2, tignan nyo, 1.449 na. And this is only 0.7. Okay? So, sigurado na merong matatapon. Ito, ito kasi yung configuration niya, ha? Kapag inikot natin siya ng mabagal, ito yung magiging configuration niya. Mabagal lang na rotation. Halimbawa, gawin ko lang itong, parang inulit ko lang yung in-explain ko before. Gawin ko lang itong 50, kaya yung height ng, yung y over 2 natin is 0.503. Hindi umabot ng 0.7. No? Look, 0.7 yan. Kaya ganito yung configuration niya. As the rotation increases, gawin natin 60, naging 0.724. Ito, may matatapon na yan. May matatapon na yan. Kasi 0.724, this is 0.7 only. 0.724 yung... Sorry. 0.362, wala pang matatapon. Sorry, why over 2? Wala pang matatapon. Gawin natin 70. Ayun. Your why over 2 is 0.493, wala pang matatapon. 0.7 yan. Okay, gawin natin 80. Okay, 0.644, wala pa rin. Kasi 0.7 yan, no? Okay, gawin natin 90. Ito yung problem natin kanina. Yung isang part 1, 0.815. Kaya yung
Okay, ito yung configuration na walang maximum height na walang matapon. Bali, halimbawa, tanungin ka, ano yung maximum omega na walang matatapon na water? Na? So to do that, I will show you. If you solve for omega in this equation, your omega is equal to square root of 2gy, 2 times g times y, divided by x squared. Ito yung omega niya. Tingnan nyo ha. May value yan dyan. So, kung yung y mo, iset natin as... kasi yung y over 2 mo is 0.7. No? Again, alamin mo, ano yung maximum omega na wala siyang matapon. Ito yung gagawin mo. Yung y over 2 mo, iset mo to 0.7, yung void space. Kaya yung y mo dyan is 2 times 0.7. At tingnan natin. Y is equal to 2 times 0.7 meter. Alright, look. In radians, that is 8.735 radians per second. Kung gawin mo yung RPM, yan, look, 83.413 RPM. Ito yung maximum omega na walang matapon. So, kaya nga, sa 90, lagpas na ng 83, may matapon na. Ha? Okay. So, ganon yung principle natin. Now, kapag, yun na nga, kapag 90 na, ito na yung configuration niya. Yan na niya, sa 90, burahin ko lang to ha. Anyway, you can rewind your video. Sa 90 na siya, 90 RPM, okay? This is now the configuration. Although, kung pansinin nyo, sa 90 RPM, yung height ng parabola is only 1.63 pa lang. Hindi pa umabot ng 2 meters. Kaya, the vortex is still inside, as shown here. Kaya, kung titignan nyo, yung y over 2 mo is hindi na galing dito. Unlike kanina, yung y over 2 mo galing doon sa initial level. Kapag mobilis na siya, lagpas na yung y over 2 by doon sa A, ito na yung y over 2 mo. Kaya kapag pinahinto mo yung rotation, ito na yung final level of water in the tank. Diba? Kaya pwede mong computein yung volume spilled from this profile. Ikunin mo lang yung change in height here. The change in height here is y over 2 minus A. Kaya ito yung formula ginamit ko. Kung napansin nyo yung last part ng ating video last time, nagbigay ako sa inyo ng formula. Ito yun. Y over 2 minus A, ito yung delta H niyan. That's the volume spill. Okay? Na kapag bilisan pa natin yan, yung vortex niyan aabot na sa ilalim. Okay? So, may spill pa rin. Kumpitin nga natin. Ibalik natin yung kanina. What if your Y becomes X? Look here. Your Y becomes the height of the tank mismo. Your Y becomes H. Your H is 2 meters. Look. Look, 99.698 RPM. Y is equal to H. Are you getting this? So meaning, at 99.698 RPM, yung vortex ng parabola nasa ilalim. May matapon. Again, this will not go up, ha? Kasi this is open. Anything beyond that will be spilled out. Okay, ito yun. Ha? Ito yung vortex natin. Kaya, yung sa balikan natin yung problem natin. Our problem here, yung ating omega is 120. Okay? If you go back to our problem, our omega is 120 RPM. Lagpas siya ng 99.698 RPM. Then, there will be an imaginary parabola at the bottom. Okay, palitan ko ha. Palitan ninyo. Gawin ko tong 120 RPM. Kaya, look. Purahin ko lang to. Look at that. Your y over 2 is 1.449 and the height of the parabola is more than the height of the tank. So with the base of the parabola on top, ito na yung magiging configuration niya. Ito na yung configuration niya. Meron ka ng imaginary parabola sa ilalim. Okay? Your y is already, itong y na ito, is 2.897. So how do we compute the volume spill? Ito yung main topic natin ngayon. Okay? So, to compute the volume spill, we have to compute this volume of air. Itong volume of air na ito. Okay? Itong volume of air na ito. Hanggang dito. And as you notice, that is a prostom of a paraboloid. To do that, we will do this. No? That's the volume of air, the volume of the big parabola, minus the volume of the small parabola. Yan yung gagawin natin. Volume of big parabola minus the volume of the small parabola.
Okay? So, meron na tayong Y. Kunin natin yung Y1. Kunin natin yung Y1. So, your Y1 here, yung Y1 mo dito will be Y minus the height of the tank. Y1, Y1 equals Y minus the height of the tank. So, that's 0.897. So, you can now get X1. Okay? You can get X1 using squared property of parabola or you can use the same equation here. So, kasi ito yung equation ng parabola. Any value of X and Y, ito yung formula niya. Pwede mo makuha yung value ng, kasi Y1 is down, pwede mo makuha yung X1 from this formula. Pag kinumpute mo yan, tingnan nyo ha, kinumpute mo yan, that will be X1 will be, X will be the square root of 2GY, 2 times G times Y, in this case, it will be Y1, divided by omega squared. Omega squared. Okay, ito yung X1 natin. Yan yung ating X1. Itabi ko sila para may maabusan ng space. Okay, are you following? Then, the volume spilled will be the volume of the big parabola here minus the volume of the small parabola. The small parabola below. The big parabola, ito, the radius is R, the height is Y. The small parabola, the radius is X1, the height is Y1. Yun na. Pakukuha mo na. So, the volume spilled equals the volume of the big parabola is 1 half times pi times r squared times y. Okay? Minus the volume of the small parabola is 1 half times pi times x1 squared, which is already known, times y1. Look at that. 1,408 liters na. Actually, using your calculator, makukuha mo dyan cubic meter. Converted that to 2 liters. 1,481.3 liters. Yun ang sagot. Did you get this? Okay? Oh, okay. Oh, by the way, I'm very sorry. I said this is the volume spilled. No, I just realized it's not yet the volume spilled. This is the final volume of air. Yung volume na nakuha natin, 1,481, itong 1,481.292 liters, this is just the volume of this. Okay, ito pa lang yung, volume nito. Tinabi ko kasi volume spilled na. Ito pa yung volume yan. That's the final volume of air. So, to get the volume spilled, we will deduct the initial volume of air. Yung initial, yung bago pa siya umikot. Bago pa siya nag-rotate. No? So, tawagin natin volume of air initial. I na lang. Or I, small I. Small I. Equals, that is the radius pi r squared. Pi times r squared. Before pa siya nag-rotate. Times the empty space on top. Okay, yung A natin. Yun, 791.681 liters. Kaya ang volume spilled equals the volume of air final minus the volume of air initial. Yun, 689.61. Okay? So, that's the answer. Sorry, kanina sinabi ko, ito na yung sagot. Wala ako. Ayan, 689.61 liters. Ayun, may transmission. Bakit air yung ginamit nyo? Bakit hindi water ang sinolve natin? Mahirap kung water yung isolve mo. Kasi complicated yung forma niya. Samantala, yung air is just a paraboloid. Or di kaya, prostum of paraboloid. Mas mabilis yung air. Anyway, water is incompressible naman. So, kung ano yung air, kung may mawala, may mas spill out na water, ang papalit sa kanya is air. So, we'd rather compute the volume of air because of its geometry. Now, there is another way to this and I will derive this in part 3. I-derive ko to in part 3. Ito yon. Nakuha na natin yung Y. Meron na tayong Y. Okay? And then, yung H natin is ito. Now, there is a formula to solve the final depth of water after rotation. And this is the relationship. I will derive this in part 3. Y equals H squared divided by 2 times HF.
I will just call this HF. Huh? I will just call this HF. Actually, H lang sana yan. Kaya lang magko-conflict sa H natin dito na 1.3. Ito yung depth of water. Okay, this is applicable only kung meron ka ng imaginary paraboloid sa ilalim. So meaning, kapag pinahinto natin yung ikot ng tank, ng cylinder, ang magiging depth of water HF is equal to H squared divided by 2 times Y. Yung Y natin na 2.897. That gives us 0.691. Dagdagan natin ng decimal point para mahaba. Okay. That's the chase. That's the HF. So, kung i-draw ko yan dito. Alright. Excuse me. Ito yan. 0.6. Nandito yung banda. Meaning, kapag pinahinto natin yung ikot ng tanke, ito yung magiging HF natin. So, makukuha natin yung change in level. Yung ating delta H. Diba? Kupitin natin yung delta H. Alright. So, the change in level will be equal to the original level H minus the final level. Ito yung change in level, 0.61 meter. 0.60975. So kaya kung kumpitin mo yung volume spilled, that will now be pi times R squared times delta H. Look, 689.61 exactly parehas. Kaya pwede nyo gamitin yan. Mabilis ito kapag meron ka ng imaginary parabola sa ilalim. Open cylindrical tank. Kahit na hindi siya, kahit na less than half full siya, basta may imaginary ka na parabola sa ilalim, tapos may natapon na tubig. Meaning, the base of the parabola is already on top of the tank. Alright? So, ayun. I hope naintindihan nyo. Sandali. Hindi ko napansin. Nakahide pala yung yun. Okay. Yun na pala nakita doon sa right side. Yan. Ayan. Alright. Anyway. So, actually, I'm experimenting on this. I'm doing this the live calculation. Using MATCAD nga lang kasi kung magka-calculator tayo, matagal masyado. I hope this is okay with you. Huh? So, at least nakita nyo paano kinumpute. And the good thing about this, pwede tayong mag-what if. Pwede tayong mag-what if. What if kung ganito yung value niya. Now, what will happen if this is 130? Okay. Valid pa rin lahat ng solusyon natin. Look, valid pa rin. Oh? 805. Valid pa rin yan lahat. Huh? Mag-invalid lang yan kung yung height ng parabola is less than the height of the tank. Like, ibalik natin sa 90. Invalid na yan siya. Invalid na yung sagot natin. No? Kasi yung height ng parabola is 1.63. This is no longer valid. This is no longer valid na sagot. Okay? So, yun lang, meron ka ng imaginary paraboloid sa ilalim. Alright? So, I hope you learned a lot from this video. Thank you so much for watching. I hope you like or you subscribe to our channel and you join our GERTC Lite. You try it 1 month, no? Makikita nyo naman. Anyway, it's only you have the freedom not to renew your subscription on the following month. Okay? So, thank you so much for watching.